welcome back po sa ating YouTube channel. So sa video presentation na to guys, ang ipapakita ko sa inyo ay kung paano po tayo mag-wiring ng 4-way switch. Okay, so ang gagawin natin ngayon, dalawang ilaw ang kukontrol natin sa tatlong location. Location 1, location 2, location 3. So gagamit po tayo guys ng dalawang 3-way switch. Okay, yan po, dalawang 3-way switch ang gagamitin natin. And isang 4-way switch. Itong 4-way switch guys, tinatawag din po to na intermediate switch. Okay, so yan po ang ating wiringan ngayon. At dalawang receptacle. Bago po tayo magsimula guys, kailangan pong nakapatay yung ating circuit breaker. Okay, is OP po yan ha. Bago po tayo magsimula mag-wiring, so kailangan nating magsuot ng gloves. Okay, so magsisimula na po tayo sa ating pag-wiring. Pagkatapos na naka-install na po yung ating piping, so ang susunod na gagawin natin guys ay maglatag ng ating mga wire. Okay, so ang una natin gawin guys ay maglatag po tayo ng wire. Ito po yung main line natin. Okay, so latag po tayo. Unahin natin yung ating main. Okay, yan. So lagay natin to. Yan. So dito sa kabila guys, latag po tayo. Okay, so ngayon guys, ang susunod na ating gawin ay magte-terminate na po tayo sa ating wiring. Okay, remember guys ha, ito po yung ating main. Ayan, makikita nyo dyan, yung main natin ay red and blue. Yan po yung main natin. So ngayon guys, ang gagawin natin, unahin natin yung neutral. So ang neutral natin dito guys ay gagamitin natin yung red. Okay, so pag neutral, dire-diretso po yan sa ating receptacle. Okay, so pag-isahin muna natin yung mga red, no? So yung red, yan po yung neutral. Ang gagawin natin, ito po yung kasama sa neutral, itong puti, no? Ito po yung short, so ito po yung ating gawing neutral. So ito po yung neutral natin, yung pumasok dito, ito po yung neutral, no, na papunta dito sa kabilang ilaw. Okay, so pag-isahin natin yan guys. Okay, so kabit natin, so lagyan natin ng tape or cap. At okay, so dito din sa kabila, no, so white yung ating neutral na pumunta rito. Kabit din natin siya dito sa ating neutral. Ang neutral natin sa kabila is red. Okay, lagyan natin ng cap. So yung switch line natin dito guys, itong yellow. Okay, so kung mapapansin nyo guys, ito po yung ating switch line. So dahil magkasabay po itong iilaw, so dapat itong switch line na to iisa lang po yan. Connect natin yung itong yellow na to. Ito po yung switch line natin. Switch line dito at saka dito. So iisa yan, dito lang natin pinadaan, no? So lagyan natin ng yan. So ganun din dito sa kabila guys. So yung yellow na yan, dito yan. Okay, so dahil dire-diretso lang po yan, i-connect lang din natin yan, no? So lagyan natin ng cap. So, hindi, para hindi na tayo malilito. Magsisimula na po tayong maglagay ng ating mga switches. So, ang una natin gawin, remember guys ha, na yung ating neutral ay pula. Titingnan nyo dito guys.
Yung min natin ay red and blue. Yung red, dire-diretso po yan dito sa ating mga ilaw or sa ating mga receptacle, no? Diretso po yan. Pati dito sa kabila. So, ang ginamit natin na pumasok dito sa ating pipe na to, so, ang white ang ginamit natin. So, ito po yung short na wire, eh. So, yan lang po ang ginamit ko. So, ngayon, ibaba natin to para wala nang disturbo. Okay. So, ngayon guys, itong line 1 natin, ito yung line 1 natin. So, ipasok natin siya dito sa ating three-way switch. Okay? Saan siya natin ipasok? Dito sa ating three-way switch. May tatlong terminal po yung ating three-way switch. Okay? So, kung mapapansin nyo guys, ito po yung ating kumon. Kung makikita nyo dyan, kumon. Ito naman yung isa. Itong tinatawag na traveler number 1. Itong isa naman guys, traveler number 2. Pero dito sa kanilang tagging, kung makikita nyo dyan guys, sa kanilang terminal na tagging, dito sa ibabaw ay common. Dito sa yung sinasabi nating terminal number 1 ay traveler number 1, sorry, ay tinatawag na one way. Yung pangalawa, two way. So ngayon guys, kaya yung iba, tinatawag na itong two-way switch. Okay? Sa European country, no? So, tinatawag din to siya na two-way switch. Okay? So, sa atin, sa Pilipinas, tinatawag to na three-way. So, ngayon guys, ang tanong, saan natin ilalagay yung line 1 na yan? Okay? So, yung line 1 natin guys, ipapasok natin dito sa common. Okay? So, ilagay natin sa common. So, lagay natin sa kumon na. Yan. At ikpitan. So, ang gagamitin natin na traveler number 1 dito, guys, ay yung red. Okay? So, itong yung red. So, dito natin siya ikakabit dito sa traveler number 1. So, dito sa kanyang tagging ay one way. Okay? So, ilagay natin. Yan. Okay. Okay. So, dire-diretso po yung blue ay yung red na yan at saka blue dito sa kabilang switch. Yan, 1, 2, 3. So, yan po yung dadaanan niya, no? Okay, so, ikabit rin natin dito sa dulo yung traveler number 1. Diba, nagkabit po tayo dito sa traveler number 1, dito sa ating switch number 1. So, ilagay din natin siya rito para hindi po tayo malilito. Okay, so, ang ginamit natin din sa traveler number 1 ay red. So, ito po yung red, guys. Okay? So, ikabit natin yung red dito sa traveler number 1. So, traveler number 1. Yan. So, I hope na masundan nyo guys. So, lagay natin. Yan. So, dito sa traveler number 2 guys, blue din yung ating ginamit na wire. Pasensyahan nyo na po kasi magkaparehas po yung kulay sa ating traveler sa ating line 1 at saka sa traveler number 2. Dahil wala na po tayong ibang kulay, no? So, yan na lang po ang ating ginamit. So, kabit natin siya dito sa ating traveler number 2. Okay. Yan. Yan. Okay. So ngayon guys, dito din sa kabila, ganun din yung gagawin natin. Yung blue ilagay natin sa traveler number 2. Okay. Ayop na malinaw po yan, ha.
Okay, so traveler number 2 natin ay nandito. Yan. Okay. So, stay put ka muna dyan. So, tapos na po tayo sa ating three-way, no? So, ngayon guys, dito sa ating three-way, di ba? Dito sa kabila guys, yung pumasok dito sa Kumu natin ay yung line 1. Di ba? Kung mapapansin nyo guys, ito po yung line 1 natin. So, dito sa kabila guys, ang gagawin natin, ito po yung output ng ating line 1. Yan. Kung mapapansin nyo guys, line 1 lang kasi yung dinidistribute natin dito, di ba? So, line 1. So, ito po yung out ng line 1. Itong yellow. So, ito na po yung gagawin nating switch line dito sa kabilang ilaw. So, ikabit natin siya dito sa ating dito. Okay? So, ikabit natin siya dito sa common. Yung switch line dito sa kabilang ilaw. Okay. So, ipitan natin. Okay. So, ngayon guys, dito na po tayo sa gitna. Okay. Masarap po ang gitna, ha. Yan. Okay, so dito na po tayo sa gitna guys. So ang gagawin natin dito guys, putulin natin tong dalawa na yan. Kasi kung makikita natin dito sa ating ito. Ito po yung intermediate switch. Okay, ito po yung tinatawag na four-way switch. Okay? So sa likod may makikita ka diyang intermediate switch. Okay? So paano ba 'to gumagana? Okay, so yung ating light, kung makikita nyo guys, dyan sa ayang kanyang mga tag name, dyan sa terminal na yan, may nakalagay na L1, L2, L3, L4. Pag four-way switch, ang function niya guys ay ikes, ganyan. Yan. So, pag ilagay mo yung isang linya dyan sa L1, ang labas ng L1 guys ay dito sa L4. So, ikes, no? Ganyan. So, pag pitik mo dito, dahil kung makikita mo, isang switch lang siya. So, pag baba mo dyan, guys, itong line 1 na to, o L1 at saka L4, ito yung magkukontak. Okay? So, pag ibaba mo ulit, ito naman ang nag-open, ito naman yung nagkukontak. Ganyan. Yung 2 and 3. So, ganyan po yung function niya, no? Ganyan po siya gumagana dito sa ating wiring. So, apat po yan. 1, 2, 3, 4. L1, L2, L3, L4. Galing dito, papunta rito, no? So, ito yung nasa gitna, guys. So, ngayon, para magamit natin yung apat na yan, ganito ang gagawin natin. Putulin natin to dito sa gitna. Yan. Okay. Okay, so ngayon guys, 'di ba ito po yung galing dito sa min natin, 'di ba? Itong dalawa. So, ang unahin natin na pag-wire dito, guys, itong pula. For example, itong pula. Dahil yung pula, tingnan mo guys, yung pula galing dito sa ating traveler number 1, traveler number 1. So, ilagay natin siya dito sa ating L1. Kung makikita nyo dyan guys, yan pong L1. So, ilagay natin siya dyan. So, lugan ko muna.
Hagdagan lang muna. Okay, so yung pula natin guys, dahil nanggaling po siya sa ating traveler number 1, so ilagay din natin siya dito sa L1. Okay? Dito. So yung pula, ito yung galing dito sa ating min. Okay? So L1, pasok natin. Yung makita nyo dyan guys. Okay, so remember, function itong switch na to guys ay e-case. So ang labas nitong pula na to guys ay dito sa 4. Okay, so ilagay natin yung dugtong niya dito sa 4. Okay. Dito sa 4, yan. Okay. Okay, so nandiyan na po 'yon, no? So makikita nyo diyan L1 at L4, yung kinunikan ng ating wire na pula na galing dito sa traveler number 1. So ngayon, balik po tayo dito. So dito sa ating blue, ang kinunikan niya dito sa ating unang switch ay traveler number 2. Ito po 'yon. So i-connect natin siya dito, guys, sa ating L2. Okay? Sa terminal ng L2 dito sa ating 4-way switch. Okay, so i-connect natin. Yan. So I hope na makita nyo dyan guys. Okay. So ngayon, 'di ba i-kiss 'yan guys? Pula. Yan i-kiss po 'yan. So ang dugtong nitong blue na 'to guys dito sa L3. L2 at saka L3. So ikabit natin yung dugtong niya na dito sa L3. Okay. Okay, so tapos na po tayo guys. Okay, so ngayon i-terminate na natin yung ating mga receptacle. Ating neutral dito guys ay pula. Okay, so pula ilagay natin dito sa kabilang terminal. So okay. So, lagyan natin ng tape or cup, no? Hindi cup noodles, ha? Cup. Okay. So, yung switch line natin dito, guys, ay yellow. Yan. So, i-connect rin natin yung switch line dito sa kabilang terminal ng receptacle. Yan. Yun, tapos na yan. So, dito sa kabila, guys, ganun din, no? So, itong pula ay yan po yung neutral natin or L2. Okay. So, ikabit din natin siya dito sa kabilang terminal, no? Yan. Lagyan din natin siya ng cup. At itong yellow na to guys, ito yung switch line, no? So magkasama po to guys. Itong isang linya diretso yan dito at nag-connect din siya dito sa kabilang, ito po yung switch line niya, yan dito, yan yung yellow na yan, diretso yan papunta rito at nagbaba siya ng isa para dito sa switch line, dito sa kabilang switch. Okay. So ngayon, connect na natin siya dito sa kabilang terminal.
Okay? At lagyan ng tape or cup. Okay. So ngayon guys, ibalik na natin tong mga or i-cover na natin yung ating receptacle. Okay? So okay. So dito din sa kabila, no? Okay, so sarado na natin guys. So unahin natin yung unang switch. Okay, so again, kailangan nating ayusin pagpasok dito sa ating utility box, no? Kasi minsan natatamaan natin. Okay. Okay, so dito sa gitna. Kailangan lang din natin siyang iayos, no? Okay, so dito na po tayo sa number 3 or switch number 3. Yeah. Okay, so yeah, tapos na po tayo sa ating pag-wiring, no? So ngayon, gawin natin guys ay i-check natin yung ating ginawa, no? Check muna natin yung ating wiring connection. So ohms po tayo. So kunan na po natin siya ng continuity, no? Yeah. So check muna natin. Dito po tayo sa puno. Okay. So walang problema guys. Okay, so yung ating line 2 dito guys or neutral ay didiretso po yan sa ating yan.
So walang problema. Okay po yung ating wiring connection. Okay, so ito po yung gagamitin natin na ilaw, guys. Okay? So ito po yung incandescent lamp. Ibang technician tinatawag po na ordinary bulb, no? So ito po yung incandescent lamp natin o incandescent bulb. Okay, so connect na natin. Okay, so explain ko muna, guys. Ito po yung ating wiring connection na four-way switch. Okay? So minsan tinatawag din na itong intermediate switch. Minsan, yung ibang technician, tinatawag din din na itong three-way to four-way switch system. Okay? So, again, dalawang ilaw, control in three locations. Okay? Ito po yung location number 1, location number 2, location number 3. Yung location number 1, makokontrol niya yung dalawang ilaw. On, off. On, off. Ganun lang po yon. Okay? Ganun din dito sa ating location number 2. On, off. On, off. Okay? So, ganun din dito sa ating location number 3. On, off. So, on na natin yung breaker. Okay? So, titestingin na natin. Testingin natin yung location number 1. Okay? So, umilaw siya. Patayin natin dito sa location number 1. Okay? On natin ulit. Okay? So, patayin natin ulit. Dito naman tayo sa location number 2. Okay? So, on natin. Patayin natin. On natin ulit. Patayin natin. Okay, so dito na po tayo sa ating location number 3. Okay. So, on natin. Okay. So, patayin natin. Buhayin natin ulit. Patayin natin ulit. Okay. So, ito guys. Buhayin ko dito sa location number 3. Patayin natin dito sa ating location number 1. Buhayin natin dito sa ating location number 1. Patayin naman natin dito sa location number 2. Okay, so buhayin natin dito sa location number 1. Patayin natin dito sa ating location number 3. Okay, so buhayin natin dito sa location number 2. Patayin natin dito sa location number 3. Okay? So, ganun lang po yung pagwa-wiring ng ating four-way system or three-way to four-way system or intermediate switch system. Kung may natutunan po kayo, guys, paki-like, paki-share, at paki-comment na rin kung may mga katanungan po kayo. At kung bago pa po kayo sa ating YouTube channel, paki-consider na rin po ang pag-subscribe. At paki-hit na rin ho sa notification bell dyan para updated po kayo sa ating mga gagawin pang mga videos. So ito po ang inyong kaibigan, Rakabayan Tech. Hanggang sa muli, paalam!